Bulaga! Sipag lang talaga ang kailangan at tiyaga. Parang sa buhay lang din yan. Kung mapapagod ka na, pwede ka na magpahinga. Yeah. Suwabe. Kikita niyo yung mga puti na yan. Naging asin niyo. Tapos yung mga guyabano dito, nilalanggam lang din. Langgam. Ayun, langgam. Pwede pang asim? Oh! Na. Ang asim nga. Maasim na matamis. Sa tag... Uy! Simula na magbulita sama Sino TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong pangutuloy, panibagong vlog. Dito kami natulog sa kabilang bahay mga kapanalig kasi merong nangyari kagabi na hindi namin inaasahan na nakakabigla. Lahat kami mga kapanalig na bigla no at nagulat na biglang ganun si Kadede. Talagang kinuha lahat ng gamit mga kapanalig kasi talagang grabe yung nangyari kagabi. Si Utol nandito, ayun o. Na trauma din mga kapanalig. Tiyan mo, nakabalot na lang ng kumot. Kanina pa yan, umiiyak eh. Hindi niyo makalimutan yung nangyari talaga. Kasi nakaupo lang kami dun sa may barracks mga kapanalig. Tapos bigla na lang umihip yung malakas na hangin. Umulan. Hindi namin alam gagawin namin. So lahat ng saksakan, binaklash namin, nataranta na kami. Si Kadede, kinuha yung mga gamit, binalod dun sa tolda. Lahat kami nagsilikas para kami pinalayas mga kapanalig na walang kalaban-laban. So nag-video lang ako ng konti. At kaso nga lang, hindi kita. Ito kasing GoPro mga kapanalig. No, pag madilim, talagang ano lang siya. Hindi mo makikita. Kailangan may ilaw pa. Kaya ito po, ilalagay ko yung video para makita nyo kung ano yung nangyari kagabi. Tol. Hop, ya. Intay! May bagyo! Intay! Hoy, kituloy! Intay! Binagyo kami! Iba kasi yung iba yung ulan kahapon mga kapanalig, ito ang lakas ng hangin, tapos talagang ganun yung maririnig mo. Medyo mataas kasi tayo yung part mga kapanalig no, kaya talagang salong-salo natin yung hangin doon. Pag dito naman, hindi naman ganoon kasi may mga harang tayo na mga medyo matataas na part. Dapat pala lagi tayong ready. So, kailangan pala namin talagang ayusin yung bintana, yung pinto, no? Tapos yung pinaka part ng bubong kung matutulog kami dun. Isipin nyo, kung nangyari yun ng madaling araw, nasarap lahat ng tulog namin, tapos ganun kalakas yung ulan, malamang nasugod kami lahat papunta dito. Buti na lang nangyari yun mga alas 7, alas 8 na ng gabi mga kapanalig, no? Kahirap talaga kasi matatarik yung daan eh. Nagkakadulas-dulas kami. Si tatay, buti na kasama namin yan. Si Kadede, tsaka si Utol. Panibagong experience na naman mga kapanalig, no? Yung naganap na yon. So good talaga eh. Saya din. Masaya na nakakatakot. Kasi ang dulas nga ng daan. Bulaga! Wow, may bigas na! Walang mabili talong. Walang mabili talong. Yung talong muna lang. Maliit. Dumating na si ano? Si Kadede mga kapanalig, may dalang bigas kaso walang talong, no. Ngayon natin niya lang si ano, si walang Makoy. Talong. Kamusta experience kagabi? Ang saya no. Masaya na nakakasipon. Sumakit katawan ko. Ano tay? Hindi ka ba napalo ni nanay kasi sumugod tayo sa ulan? Hindi naman. Ayos lang. Ayos lang. Meron kaming insulation na nagsisiksika kami ni tatay para hindi mabasa eh. Basa rin na mabago na kasi. Oo nga, basa rin. My goodness. Parang pinoprotektahan ko lang kasi yung mga gamit dito sa ano ko, dun sa bulsa mga yung, kapanalig. No? Yung kay kapanalig, kay kausol na GoPro, isinukso ko na din sa akin nga. Grabe. So, para kaming langgam na nagmamadali, bumalik sa lungga dahil sa ulan mga kapanalig. Meron pong unggoy, oh. Ayan, oh, nasa taas. Ano ginagawa mo dyan?
inalis lang ni Kadede mga kapanalig yung mga kawayan dahil sumasayad na naman sa ano, sa yero, masisira yung yero mga kapanalig, no, lalo na pag malakas yung hangin, yun, umahampa siya. Kala mo may tik-tik na naman eh. May kala mo may tik-tik. Paano ko nakakit dyan? Buti hindi ka nagagasgasan. Nakasando ka pa. Yan na po, pababa na po si Kadede mga kapanalig. At nakita nyo naman, nagbabagsakan na yung mga kawayan na kanyang pinagtatataga. Mag-aalala ako dito, nakapaapa eh. Tibay ng paano ito eh, no? Hindi pala kami tuloy ngayon mga kapanalig na pumunta sa palengke, no? Dahil nga na-adjust yung pagpunta dito ng pinsan ko. Akala ko kasi bukas na sila pupunta. So magiging Sabado na lang mga kapanalig, no? At ngayon, nakisuyo muna ako kay Utol tsaka kay Kadede na bibili muna sila ng materyales para malagay na namin ng pinto at bintana yung doon sa underground para pag umuulan eh wala kaming iintindihin. Pati yung palupoy ba tawag doon? Uy! Nakamaril ka pa ha? Ano tawag doon pare? Palupoy? Palupaw! Hindi pamupoy! Ano? Palupo. Ah, palupo. Doon sa pinaka ano ng yero para pag umulan po eh hindi kami natatagasan doon. Ayun eh, ang hirap kasi nung biglaan, katulad ng nangyari kagabi no. Imbis na doon kami sisilong na safe yung alam namin, eh doon pala mas basang-basa din. Kaya ang hirap ng ganung sitwasyon. Papadala muna ako sa kanila ng pera, tapos pagbili ng materyales, si Kadede nang bahala doon. Tutulungan na lang namin mga labor na naman kami doon, no. Yo mga kapanalig. Pupunta muna ako dun sa lupa no para ma-check natin kung ano nangyari. Kasi nga kagabi biglaan kami umalis, hindi namin sure kung ano na yung ganap doon dahil sa lakas ng hangin. No, tara. Check natin. Sila Utol dun muna kasi naglinis sila ng bahay kanina no. Kaya pinagpahinga ko muna sila diyan. So, it's my turn naman na pumunta muna ako dun sa kabila. Wala akong stepping no. Kasi yung stepping ko napabayaan ko. Sa lakas ng ulan, hindi ko na naisuot. Tsaka maputi kasi mahirap suot yung stepping ko na yun. Tara. Let's go. Punta na tayo. Baka nandun na rin si Daddy Oms eh. Si Concho. Tara na Concho. Sama ka na naman sa akin. Ha? Sama ka sa akin talaga ha. Tara dito tayo. Oh, saan ka dadaan uy? May bagong na. May ibang daan si Concho ha. Ingat-ingat lang, nakapaa tayo. Baka matusok tayo. At nandito na tayo. Binagyo kami diyan kagabi. Lumikas kami. Hindi namin kinaya. Good morning. Hindi natin kinaya. Mukhang nandito si Daddy Homs na eh. Daddy Homs. Sabi ko na nandiyan eh. Ikaw na lang gulat ah. Oh, ayan mga kapanalig oh. Binagyo. Buti na lang may harang na itong pinaka wifi namin. Kaya hindi sila inabutan ng tubig. Nandito na si Daddy Oms. Let's go. May pinapatignan si tatay dito eh, si tatay Roman. Baka raw nabiyak yung sa ano kasi inlax nung ulan, wala pa raw kasing biga. Pero hindi naman siguro. Kaya kasi may palitada na to, di ba? Matibay na yan yung dito. So, ang gagawin ko ngayon, nauna ako dito, gusto ko kasi pagpawisan, mga kapanalig, ilalagay ko yung mga sobrang lupa doon. No? Tara na. Araw-araw kailangan tayo pagpawisan. Exercise. Medyo mahirap magpala ngayon kasi nga maputik, madikit, mga kapanalig. Pero okay lang yan. Kayang-kaya natin yan. Pawisan na naman tayo, mga kapanalig. Yan, bali, medyo na unti-unti ko nang patagin to. Ayan. Nakalahati ko na. Yan, dito galing yan, mga kapanalig, no? At tapos si Daddy Oms merong ginagawa doon, hinaharangan mga kapanalig para hindi bawaba yung lupa pag hinagis namin doon. Ayan, konti na lang yan. Sipag lang talaga ang kailangan at tiyaga. Okay, back to work na tayo mga kapanalig. Tamang pantay-pantay lang. Diyan lang kayo ha, panoorin nyo ako kung paano magpantay. Ayan, pabor na pabor sa akin to eh. Kasi gusto ko laging pagpapawisan. Diba? Para maganda ang ating mood palagi. Pawis-pawis.
update lang mga kapanalig, ito na lang yung natitira, yung kakaparenggot, no? So ito, mamaya na to, doon na natin itatambak yan sa gilid. Tapusin lang natin tong konti na to, tapos pahinga. Ay, diba? Kayang-kaya. Okay na mga kapanalig, medyo, yan, napatago na siya, no? Mamaya, medyo tatanggalin ko pa yung iba, medyo may matataas pang part, no? Yan, igigilid ko pa dito. Tapos itong iba na to, doon natin itatambak yan doon. Alright, pahinga muna tayo, grabe. Pagod. Ayun, ang dami kanina mga kapanalig, no, nakita nyo naman kung paano ako nagsimula, kung gaano kadami yung, kung gaano kataas yung tambak. Pero kinaya natin. So, yun. Diyan, kung mapagod ka, magpahinga ka, pwede ka naman magpahinga tapos ipagpatuloy mo lang mga kapanalig, no. Yan. Basta isipin mo lang lagi na kaya mo. Mga kaya mo mga kapanalig. Parang sa buhay lang din yan. Kung napapagod ka na, pwede ka naman magpahinga. Pero dapat magpatuloy ka pa rin mga kapanalig, no. Ayan, huwag mo mandiliin. Ha? Pag medyo parang napapagod ka na, pahinga ka muna. Tsaka mong pagpatuloy. Huwag kang susuko hanggang matapos mo yung dapat mong gawin. Inom muna tayo ng tubig. Yeah. Suwabe. Pinagpawisan ako ng gusto kanina mga kapanalig. At ngayon nakikita nyo yung mga puti na yan. Naging asin niyo. Ang dami. Normal ba yan? O laso niya na lumabas sa katawan? Ito pa oh. Sabi ko akala ko mga ano lang, kung anik-anik lang. Tinikman ko ang alat eh. Pwede na pala tayo kumuha dito ng pampatimpla sa mga ulam. Ganyan pag medyo matabang. Pwede na gamitin nyo sa katawan ko, no. Kukuha na lang. Ayan oh. Ano ba ibig sabihin yan? Oh. Dami. Ang Daddy Oms, oh. Ano? Okay pa? Kaya pa? Ah, may project na si Daddy Oms dun. Naayos niya lang yung hagdan dun mga kapanalig sa baba. Oh, Concho, saan ka galing? Nasaan sila? Tinawag mo na sila? Napagluto na sila pagkain? Beautiful eyes, beautiful eyes. Beautiful, beautiful eyes. Hindi kami natuloy sa palengke. Bukas na yung dog food mo ha. Na? Ano gusto mong ano, flavor ng ano? Dog food. May mga flavor kasi yan eh. Hindi na, sabihin mo na, magsalita ka na. Tuturuan pa naman kita mag-vlog, ayaw mo magsalita. Paano yan? Bibili pa naman kita GoPro. Ayaw mo? Hero 11, bala ka. Ayaw magsalita. Sa wakas mga kapanalig, nandito na rin ang mga kasama natin at may dala na silang pagkain. Makakain na tayo para bumalik ang mga energy na nawala sa atin kanina mga kapanalig, at ang mga pawis na nawala sa atin kailangan mapalitan. Kaya tara na, at ito ang ulam namin ngayon. Panoorin nyo na lang sa kanilang mga vlog kung blinag nila yan. Hindi nyo blinag? Okay, alright. So kain na po. Nandito na rin si Day na naguhugas na doon. Nadios, makakain na tayo. Tara na. Kain po. Namit. Ano nito to? Sa amin ang kumas ng acid. Ano? Laglot. Yum yum yum. Kakatapos lang namin kumain mga kapanalig. Tapos pumunta ako dito kasi gusto kong patagin itong ginagawa ni Daddy Oms, no. Tapos nadaan ako dito, hindi ko namalayan. Ang dami pa lang langgama yan, no. Ang lalaki. Tapos yung mga guyabano dito, nilalanggam lang din. Yung kinakain nila. Gumapang dito sa pinakabalikat ko, buti hindi ako nakagat. Ang dami, oh. My gosh. Ano gina- ah, bahay nila yan. Ay, ma-challenge tayo kay Kadede. Kadede, may challenge ako sa'yo. Kadede, may challenge ako sa'yo. May bahay ng ano dito, eh, langgam. Ano, 1 minute, lalagay mo lang dito sa ano, sa singit mo. Joke lang. May nakita ako nun eh. Yung puro antik linagay doon sa singit. Sa pinaka ano. Anong gusto mo? Palaki mo ka? Sa pinaka tutoy. Kaya naman laki nito mamaya. Sakit yan. Luluto tayo ng ano. Lang. Ng baboy. Oh. Yung pangasim natin. Oh, pwede ba yan? Pwede. Ah, itong ano? Guya ba ano? Oo. Hindi, ano? yung langgam. Ah, yung langgam? Pwede pangasim? Oh. Pangasim yan, makala mo. Di nga, seryoso? Oh? Pangasim yan. Yung mga itog niyan? Ngayon lang ako naka... Eh, kaso kaunti. Kaunti eh. Maasim ba yan? Baka makagat ka. Tulay, madami oh. Bahay. Oo nga, puro bahay.
Oh, maasim. Tikman mo. Ya? Maasim yan. Ito? Tikman mo. Uy, kakagating ka nyan. Tikman mo lang. Oo. Sabi sa'yo, maasim. Na. Ang asim nga. Maasim na matamis. Iyak. Sabi nga ikaw, ikaw. Ayoko. Maasim na matamis yung lasa ng langgam. Lalo pagkasama yung itlog. Oo. Sayang yung ano namin dito yo, yung guyabano namin, puro ano lang yo. Oh, hindi naman nila kinakain, ginagawa lang nila ang bahay. Mas maganda nga pare, yung may langgam na ganyan. Oo. Hindi nalalapit tayo sa ito. Oh, grabe. Ito pa isa oh. Pero lalaki tong guyabano na to. May mga bukol-bukol, siguro mga pagkain nila yan, no? Ayun, itlog nila yan. Grabe no. Ang galing. Tignan nyo po. Ah, itlog pala yun. Ay, ay ba? Nakaka-amaze. Uy! Uy! Langya ka. Ito po yung ginawang hagda ni Daddy Oms dito, mga kapanalig, no? O panoorin nyo na lang po sa vlog niya kung paano niya nangyari yan. Yung naglagay siya doon ng mga ano, harang. Di ba? Ang ganda na ng daan. Perfect. Ito yung lugar talaga na pag stress ka, napakasarap pumunta. Sarap po, lawak. Yes, pwede na tayo magtayo dito ng basketball court, mga kapanalig. Kung wala lang akong ACL, malamang nagtayo tayo dito ng ano, ng court. Parang ano, exercise din yun tuwing umaga, mga kapanalig, no, shooting-shooting lang. Ayan, tabang talon-talon. Kaso nga lang, hindi na pwede. Pero dapat ingatan natin yung bola dito kasi pag nalaglag yung bola doon sa baba, dire-diretso yan doon, gugulong. Diba? Ang hirap punin. Pero marami namang harang yun, mga kapanalig. Hindi naman basta-basta lalayo yung bola. Tingnan nyo, sa lawak nito, oh, pwede na tayo maglagay sana dito ng ano, ng court, no? Ng board dito. 'Di ba? Or dito. Ayan. Basketbolan. Oh, dito sarap 'no. Ah, ganoon. Saan may lalagay? Dito, sa dulo dito. Sobrang taas naman 'yan. Mula pagtanong ko diyan, ay makakuntog pa ako doon eh. Oh, grabe, ang taas mo pala tumalon 'no. Taas. Ano ba height mo? 5'3". Ang taas mo nga tumalon. Grabe. Malakas ang vibrate mo pa ganyan eh. Ang magang kasi katawan mo. Oo, oh, magaan. Kasi taas mo lang si Rizal. 5'3 lang ba si Rizal? Si Jose Rizal? 4'11. Grabe, ang liit. Ay, hindi. Sa no. Hindi ako paglabanan. Si Jose Rizal para, pala, 4'11 lang height, mga kapanalig. Tal, hindi ako paglabanan sa matipo kong basketball. Kamukha mo nga rin si Jose Rizal eh. Tal. Oh. Oh. Tal. Oh. Oh, di ba? Bisal ka? Ano tal? Maliit nga si Rizal, malaki naman yung utak. Oh, para may ibig ka sabihin. Para may ibig ka sabihin. Oh, wala naman sinabi. Wala. Oh, oh. Kala ko may ibig ka sabihin eh. Ano, si Rizal maliit pero malaki utak. Oh, okay. Hindi ko naduduktungan. Oh, wala naman ako sinabi, wala naman. Oh. Naloko ka oh. Naloko ka ng misis mo. Wala naman sinabi. Wala naman sinabi. Oo nga. Oh, si Rizal lang. Sama, wala naman binanggit. Oo. Tama. Ating pambansang. Oo. Ito mo si Rizal nga. Oo. Kumbaga kahit maliit. Maliit. Oo. Malaking utak. Oo, kumbaga ano, ibig sabihin mas malaki ako kaysa kay Rizal. Sabi nga nila, walang malaking nakakapuwing. Oo. Oo. Yari ka. Sabi ni Inday, ayoko na, siniseryoso ni Tati Rumi. Biro-biro lang naman yon yung about sa lupa. Ikaw talaga, Inday, oh. Ayat ito si Utol ngayon. Na, yeah, inaayos lang yung daan dito, mga kapanalig, no? Kasi nadudulas kami dito pag dadaan kami. Kanina si Kadede yung nag-ayos, pinagpatuloy lang ni Utol dito sa pinakahugasan namin. Yan. Nice one. Hoy, ano yan? Nangaagaw ka pa ng tubig. Tubig ni tatay yan sa ilalim. Para mainit eh. Si Kadede mga kapanalig. Oh! Nangunguna na siya. Nag-aaruta na naman yung dalawa. So yun nga, si Kadede mga kapanalig. Nangunguna ng carabao grass. Tapos itatanim daw dito. Ang dami niyan. May nabibili naman eh, di ba? Saan ba nakakabili ng mga carabao grass na nilalatag lang, tol? May idea ka ba? May idea ka? Buto! Ah, buto? Buto yun, sasabog mo! Ay, ganun? Saan nakakabili nun, dad? Tagaytay. Uy! Talag yaka, ano pinaggagawa mo? Nagagulot ako. Parang
Lagi mo pinag... Parang kalamit yung kamatay. Oo nga eh. Lagi mo pinagtitripan si Daddy yung sa... Ang nangyari nga kagabi mga kapanalig, kwento ko lang ulit. So nandun nga kami, no? Nandito sa taas. Tapos sabi namin, lumalakas na yung ulan, lipat tayo dito. So paglipat namin dito mga kapanalig, baha na rin pala yung loob. Dahil naagusan na ng ano, ng mga tubig. Yan dito, umabot dyan, no? Oh. So ang ginawa namin, talagang kahit malakas yung ulan, lumikas na kami. Kaya kahit madulas-dulas, talagang pinilit namin para maging komportable kami sa pagtulog. Kasi tingnan nyo naman, open pa to, tapos wala pang ano. Ano tawag nun sa nilalagay sa taas, tay? Sikang. Sikang. Mm. Yan. Buti hindi naman na ano yung ano, yung breaker dyan. Hindi nabasa. Hindi. Oo, hindi naman mabasa. Ay, malayo naman eh. Saka wala namang bitak ang... Oo. Wala namang bit... No. Walang bitak. Inaalala ni tatay, baka may mga bitak dito mga kapanalig kasi wala pang biga, no? Yung paikot na biga. Eh, mabigat na yung lupa dun sa ano eh. Dyan sa may likod. Kaya baka daw bumiga, hindi naman. Kasi meron ng ano, tawag dyan? Palitada. Palitada. Kaya may poste naman. Opo, may poste naman sa gitna. Nabitin pa ako sa trabaho dito mga kapanalig, no? Kaya naisipan ko na itong tawag dito, graba, ibababa ko dito. Para maganda na yung tignan. Yung lupa, dire-diretso, di ba? So, yun ang gagawin natin ngayon. Ano yan, pare? Gabi. Gabi? Oo. Oh. Kay Ma'am Sanggumay. Kay Ma'am Sanggumay ba yan? Shoutout kay Ma'am Sanggumay. Patingin niya ng Gabi. Gabing puti. Oh, Gabing puti ba yan? Oo. Oh, buti nakakuha ka ng Gabi kahit umaga. Ay, sinundot mo yun. May joke ako, nawala tuloy. Ay, pala yung Gabi. Hmm. Tawagin Gabi. Dito Gabi. Bakit? Palawan, tawagin dito. Tawag na Gabi, puti. Oh. Sa inyo, wala. Oo nga, dapat itim yun. Oo, oh, kasi Gabi. Gabi, oh. Itim. Oo oh, nga. Itim naman na. Oo oh, nga, nasira na yung joke ko, okay na? Oo. Dami makukuha dito, mga kapanalig. Shoutout po kay Ma'am Sanggumay. Iniisa-isa na ho namin yung mga tanim nyo doon. Oh, kasi hindi mapakinabangan po, di ba? Hindi, sabi naman ni ma'am, di ba? Alright, pahinga lang tayo mga kapanalig. Medyo sumasakit na yung tuhod ko, kakapala. Kasi kaninang umaga pa ako nagpapala. At ayun, pinagpapatuloy ni Daddy Oms yung pag-aano ng tawag dito. Graba mga kapanalig, no? Papahinga lang ako at maya-maya pag kinaya pa, trabaho ulit tayo. Okay? Right. Mga kapanalig, nabasa ko na po yung mga comment nyo about sa suggestion ng mga content dito, no? Na maganda. At yun po, yung ibang mga... na comment nyo, iniisip na rin namin at yung iba eh yun, namimili pa rin po kami mga kapanalig, no? Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng nagbibigay ng idea. At ngayon, si Kadede na po ang yumare, tumapos, siya ang pinale mga kapanalig. Kayang-kaya na ni Kadede yan pag nikadwedwe. Let's go. Konti na lang yan, tapos mapahinga na kami. Yan na po, konti na lang mga kapanalig. Natapos na ni Kadede. Napre, kaya pa ba? Kaya pa. Lumalabas yung mga jean, ah. Oo nga, pati sa tenga, pumapatak, ah. Sobrang nadami, naturo na eh. At naturo na. Ayos siya, exercise. Para sa, ano, healthy lifestyle. Balance, di ba? Gin, papawes, gin, papawes, di ba? Hindi pwedeng puro gin lang. That balance. Sa araw, papawes ka. Oo. Sa gabi maglasing ka. Tama, ganun. Para mapalitan. Oo, papalitan. Tama yung mga ganyan natin pananaw sa buhay. Sobrang nang talino ko eh. Lalabas na yung ibang utak. Lalabas na ba? Sa wakas, nakatapos na naman tayo ng trabaho. Ngayong araw na ito mga kapanalig, pahinga na kami at banding-banding na lang dito. Minitay lang namin yung luto ni Utol na pang merienda namin mga kapanalig. No? Tsaka merienda, tsaka merienda, tsaka... Basta yun ho yun. Alam na ninyo. May iba pang bang plano? Meron pa? Yare. Ito na po yung mga kakwate mga kapanalig, no, na nakuha natin doon sa may ano, Switzerland, yung kinuha ni Kadede, no. Ayan, no, Malaguna, tsaka yung Morado na binigay ni Daddy Oms dito. Tingnan niyo naman, ang gaganda. Dito, talagang lumaki siya ng gusto mga kapanalig, no, at kompleto pa rin. Dito kasi madalas madaanan, kaya yung ibang part doon eh namatay na, no. Yan. Ilang panahon pa mga kapanalig, no? O ilang taon, meron na tayong bakod na kakwate at murado. Maganda raw yan pag lumaki kasi talagang nagsisiksikan sila mga kapanalig, no? Kahit manok daw hindi makakapasok dyan. Right. Ganda. Aliwalas. Sarap sa mata. Nagagandaan ako dito mga kapanalig sa puno ng ano, no? Kamatsili. Oh. Ang laking bagay niya dito sa part na to. Nakakaano tignan.
Kaka-relax tignan. Kaso nga lang mga kapanalig, marami siyang higad. Marami siyang higad dyan eh. Kaya minsan pag nadikit kami dyan, nangangati kami. Ayan o. Ha? Pwede? Para matanggal yung higad. Hindi makamatay yung mga higad? Ay, hindi makamatay yung puno? Hindi. Ah? Yung ano lang sabi ni... Marede yung si Pilbel. Oo. Kaso parang matanda na to, sabi ni Utol eh. No? Paano mo nalaman matanda kasi nagkakarak na yung balat niya? Pero ang ganda sana ito. Sana hindi siya mamatay agad. Isprayan yung ano, higad? Bakit? Dito? Oo. Isprayan. Bakit? Galit ako dyan? Ha? Galit ako dyan. Galit ka dyan? Dito ka nga pala, no? Dito sa lalo sa akin. Dito ka iniwan ni Utol, no? Oo nga pala. Sa puno galit ka sa nagsabit, hindi? Hindi. Unti-unti na pong gumaganda, mga kapanalig. Ito, linagyan na ng staka nila. Daddy Omsto, no? At si Utol kanina, pinala niya tong mga ano, lupa doon kasi papatagin pa namin yan. Unti-unti lang. At ang ganda na, oh. Linagyan niya na rin hagdan dito. Nalipat ko na rin. At ni Kadede, itong mga graba dito, mga kapanalig, no? Tsaka si Daddy Oms, nagtulong-tulong kami. At itong sobra dito, inunti-unti rin ni Daddy Oms kanina, nailagay dito sa gilid. Yan, para maganda na talaga. At lalong lumawak yung ating galawan dito. O, jeep ba? Oo. Ganda. Ayos ba? Yan po, pinakita ko lang sa inyo mga kapanalig. Pawalasin ko lang itong mga sobrang graba mga kapanalig para hindi masakit sa paa pag naglalakad, no? Yan po. Graba, graba, graba. Walis-walis muna. Parang sulit talaga yung tulis ko. Nabili na kay steak ko. Pag sindi nyo, steak ko rin. Ang sakit ng tuhod ko pag yumuyo ko. Parang nasobrahan kanina. Mga kapanalig, oras na para maligo, para fresh na tayo habang nagpapahinga. Mamaya na pare. Nakakailang kasi pag ano eh. Nakakailang magpahinga pag marumi ka. So ligo-ligo muna tayo. Para mabango ka. Mabango. Durog. Nakaw. Bali wala rin pala yun. Suwabe. Kami. Oh, pre. Baba kasi taas na kami. 5'9 ah, 5'9 na yung height mo ah. Sabi kasi hindi ako lagi nasa, hindi ako lagi mababa. Yeah. Yeah. Hindi ako tatagal dahil pagunta ko yung sa kodila. Baka kung walang mangyari. Oh, ikaw na! Ikaw na! Sige, dukot! Buti na lang makinis ito. Wow! Fresh na uli! Gabi na naman mga kapanalig at tapos na ang vlog natin ngayong gabi na ito. Maraming salamat at sana na-enjoy nyo ang vlog natin. Magkita-kita na lang tayo sa next update. Nakita nyo yung view. Ganda, di ba? Ayan, no, unti-unti nang tinatalo ng kadiliman ang liwanag. Magkita-kita na lang tayo bukas mga kapanalig. I love you all at lagi kayong mag-iingat. Simula na
kita sama sino TV.